at papuri, aling namin sa'yo. Tingkin ang dalangin at pagsamo, na bayan mo. Viva poong Jesus, nasaran mo. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong magtiwang ayos sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingkin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon.
Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa iyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak ang inyong mga dambana. Pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazel bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo na po. Sumisikat salitang buhay ng lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Narinig ninyo na noong una, iniuutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may makalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya, nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinakiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito ay dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinakiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito ay nag-asawang muli, ang lalaking iyon ay nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaeng kiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, inuutusan tayo ng ating Panginoong Jesus na huwag makiapid. Sa kasalukuyan po, papaano tayo nagkakasala ng pakikiapid? Kung ang isang lalaki, sapagkat siya ay bakla, mayroon siyang mahalay na pagtingin sa isang kapwa lalaki, nakikiapid siya. Kung ang babae, sapagkat siya ay tumboy at may mahalay na pagnanasa sa isang kapwa babae, nakikiapid siya. Kung ang isang tao ay may mahalay na pagnanasa sa isang bata, sapagkat siya ay pedophil, pakikiapid yan. Kung ang isang tao mahilig tumingin sa mga masamang larawan, masamang panuurin,
pagkikiapid diyan. Kung ang isang tao nanonood ng pornography sa internet sa kanyang cellphone, pagkikiapid diyan. Ang sabi ng Panginoon, iwasan daw natin ang anumang paraan ng pagkikiapid. Bakit? Sapagkat ito ay sa mata ng Diyos, mortal sin. At kung hindi niya itinigil ito at pinagsisikan, kung namatay siya, impyerno ang kanyang tugo. At dito sa ating ebanghelyo, ang payo ng Panginoon, anumang bagay o tao na nagtutulak sa atin sa pakikiapid, layuan na natin. Sample, mayroon tayong cellphone na maganda. Sa pamamagitan ng cellphone na yan, mahilig tayong manood ng pornography. Para maiwasan ang pakikiapid sa pamamagitan ng cellphone na yan, ipamigay na lang yung cellphone na yan. Mabuti pang walang magandang cellphone kaysa magkasala ng pakikiapid at impyerno ang tugo. Yan ang ibig ipayo sa atin sa kasalukuyan ng ating Panginoon. Iwasan daw natin ang pakikiapid. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ang ating tugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay, mag-asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad, manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyari kang Ama, ibinigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kami na mamukay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po. Jesus, Nazareno, naririto kami sa harap mo.
dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alag at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungkayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniaakin ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alamin sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami nang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, nasaan mo? Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus, nasaran mo, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inialay, ang lahat ay ibibigay. Usod ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus, nasaran mo, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus, Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus, Nazareno.
para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan at mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan, upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangalan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangalan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
kalawan hati kanon.